Sagutkan ni Kuya Bill Podcast. Hello, 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 hello sa inyo. No? Kaya wait lang ha. Sisimulan na natin to sa pamamagitan ng isang pagbati muna dun sa mga nanonood sa atin nung nakaraan ha. Nung nakaraan nating podcast, kung mapapansin nyo eh medyo mainit-init din noon. Nabanatan talaga natin yung mga eskwelahan, pero hindi naman natin intention na saktan ng damdamdamin nila. Kaya meron nga ako nakalagay na babala dun sa description below or sa above kung nasa Facebook page. O ito na. Ang topic natin ngayon is online sellers gustong patawan ng buwis ng BIR. Nakakatawa lang kasi wala nang kinikita yung mga online sellers, no? Kakaramput na lang yun kumbaga sa kanila. Eh, aagawan pa ng BIR. Parang kakatayin yung kita nila at yung kalahati nun mapupunta. Kaya po maraming nag-react na mababatas, kabilang na po si Senator Joel Villanueva. Sinabi niya dito sa kanyang official Twitter account, on BIR taxing online sellers, pasalamat nga tayo at madiskarte ang mga Pilipino. Tama. Wala na ngang ayuda, itatax nyo pa. Hindi naman milyon-milyon ang kinikita ng maliliit na online sellers. Hashtag puso naman. Tama. Kasi kung gagawin natin na ipipilit natin na itatax nyo talaga, eh, ewan ko kung may magmahal pa sa mga sa gobyerno natin ngayon. Sa nangyayari nga, sa anti-terror bill nga, sa mga issue-issue na napakalaki, yung COVID pa. Kaya nga meron nga COVID eh, kaya hindi sila makapagtrabaho ng ayos, eh papatawan pa natin ng buwis yung online selling ah, yung sa Lazada, sa Shopee o sa iba pang mga online app selling etc. Eh yun lang naman yung sa akin naman is ba't pa natin naisip yun na tawag dito na ilagyan ng buwis yung mga online sellers na maliliit lang ang kita. Tama si Senator Joel, hindi naman milyon-milyon ang kinikita ng mga Pilipino natin dun sa mga online sellers. So, ang hirap-hirap din ha. Kasi syempre meron dyan, magtatanong, maluloko pa sila. Kasi ipaprank sila. Di ba nga meron ding, aside naman dito, yung sa Grab, di ba? Yung mga nagpaprank, ilalagyan nga ng batas yun para makulong yung iba eh. Pero yung iba, ginagawa ng, ito naman BIR. Shoutout sa BIR. Napapatawa nila ng buwis. Anong trip to, di ba? Kaya doon nag-post ako sa aking personal account na episode 2. Yun nga, online sellers, papatawa ng buwis ng BIR. Anong trip to? Biglang naglagay ako ng ha-ha-ha emoticon. Yun yun sa akin. Bakit nga? Anong dahilan? Dahil ba wala nang budget ang gobyerno, parang dun ata nakapunto kaya gusto nilang patawan ng buwis. Well, mag-isip-isip naman po dun sa mga nasa kamara na natin at sa Senado. Sa Senado may concern pa yung mga ibang senador dun eh. Si Win Gatchalian din, nag-speak up din, no? Dahil talaga namang hindi nga makatarungan yun dahil hindi naman talaga milyon-milyon ang kinikita ng mga online sellers natin. Kaya nga sila nag-online selling para makadagdag income dahil nga sa nagdaang enhanced community quarantine na talagang walang trabaho kasi nga lockdown, puro nasa bahay lang para makadagdag income, magbebenta sila through online. Yun nga, pwede natin sabihin na via Lazada or Shopee or etc. na kung ano mang online shopping yan. Ito namang mga nasa gobyerno natin, eh, konting intindi po sa mga nagbebenta through online. Hindi naman ninanakawan nila kayo. Hindi rin naman nila ninanakawan yung mga
binebenta nila. Kasi nga, legit silang business. Maliban na lang, nasa tao na yon. Kung paano nila malalaman kung legit yon. And isa pa, sige nga, mag-isip tayo kung saan sila kukuha. Dahil nga wala silang trabaho. Diba? At saka sa mga nanonood dyan, sige, comment down below. Anong alternative? Sige, bukod sa online selling, lalagyan pa nila ng buwis. Hashtag puso naman. Ayan, sasabihin ko talaga. Kopyahin ko yung sinabi ni Senator Joel. Kasi nga naman, asan ang puso dyan? Kung may puso dyan, di ba? Kasi kung may puso talaga sila, hindi nila gagawin na ipapatax pa nila to. Anong matitira sa mga ano? Ulitin ko ulit, anong matitira? Wala. Kaya dun sa mga nanonood po, wag ano-ano. Kung ano bang dahilan. Ito pa, nag-comment dito si Senator Joel sa kanyang tweet. Dapat tutukan ng BIR ang POGO na may utang na 50 billion na tax last year pa. Ngayong COVID-19, pwede bang kapakanan ng mga kababayang Pilipino muna ang ating manguna? Hashtag puso naman. Tama. Ang laki-laki pala ng utang ng POGO. Yung POGO na yan, sugal yan eh. Na dapat itigil talaga yun, sasabatas pa nung iba. Abay, mahiya naman kayo. Anong purpose? Anong ano? Dahil dun makakakuha ng ayuda. Ang daming alternative way. Kaya wag pinagluloko po ata tayo ng ating gobyerno. Pero may effort naman, pero bakit POGO? Wala na ba? Wala na bang alternative choice? At saka wag niyo itatax yung online sellers, no? Ito ay base sa opinion ko kasi ang hirap talaga ng buhay ngayon. Even kami dito, nahihirapan din. And yung mga iba kong mga kasamahan, talagang hirap din sa buhay. Kasi pag hindi natin inanuto, walang pag-aayod through online na nga lang. Yung iba, talaga naman. Meron nga ako mga friends eh, nagtitinda pa sila ng mga yung mga pagkain, yung mga maha, yung mga biko. Meron pang red velvet. Through online na, i-deliver pa nila. Ito nga, meron akong classmate na magbenta sa akin ng merienda through online o dineliver dito. Yun lang, simple lang oh, online sellers para kumita. So, ibig sabihin dun sa mga nagtitinda ng mga ganong mga pagkain, itatax pa nila. Abay, mahiya naman. Wala na nga talagang kikitain yung mga yon. Kasi, yung bili ko doon, 60 isa plus 60. Ito po yung Bake Mac. Napakasarap naman naman plus 120 tapos itatax pa ninyo. Eh di wala nang mapupunta dun sa mga nagbebenta. O di ba? Imaginein mo kung ganun yung presyo ng isang product sa online selling tapos itatax pa nila yun. Eh paano na yung mga taong bibili, mamamahalan na? Eh siyempre wala nang kikitain tong mga online sellers kasi nga kailangan na yung taasan. Dun sa mga accounting students diyan at ano nyo, i-comment nyo kung meron kayo. Kasi, ano nyo rin to eh, sakop nyo rin to sa mga tax-tax eh, income tax. Shoutout dyan sa mga kasamahan namin, mga schoolmate namin na accounting sa Philippine Christian University, Dasmariñas Campus. Ayan. Hello sa inyo. Hello, 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 hello. Ayan. Isipin nyo na lang ha, kung itatax pa nyo yung 120 pesos, dalawang Bake Mac yun, na per tub, walang matitira. Sa 120 pesos, talagang isusugal nyo na basta magkaroon lang kayo ng ano, ng kita or budget. Ang alam ko, budget talaga to eh, yung sinasabi nila eh. Kasi hindi po pwedeng ano to, gawa silang kalokohan. Ano yan? Saka, hoping naman pa rin na kung talagang magandang kalalabasan yan, maganda. Eh, ang dami na rin reklamo ng mga Filipino, hindi naman din yan magre-reklamo kung hindi maganda yung proposal. Ewan ko kung proposal to ah, kasi ayon sa Pocsari Roque, parang tuloy na tuloy eh. Yung anti-terror bill nga na remain ano yan eh. Kasi, ibabase yan sa Constitution. O, balik tayo dito. Anyways, dito naman sa ano na yan, nawayo wag naman matuloy kasi wala talagang kikitain yung mga online sellers. Yung iba dyan, sabihin natin, resellers pa. Kakatayin pa ng tax. Di wala talagang matitira sa kanila.
Kaya shout out doon sa mga nag-online sellers, no? Hindi naman ako pabor doon personally. Kasi ang hirap-hirap din talagang ng buhay ngayon, lalo pandemic, COVID-19. Wala talaga matatakbuhan yung mga ibang Filipino. At doon pa sa ibang ibayo, shout out sa inyo sa mga nag-online selling. So, dito na lang naman po tayo matatapos dahil talagang mainit-init talaga 'to. Next time po, bibigyan ko po kayo ng ano dito update. Kung ano ba nangyayari, ano magiging reaction ko naman sa mga progreso ng yung online selling, paglalagay ng tax ng BIR na 'yan. No, talagang nakakalungkot kasi hindi natin kagustuhan, pero itong ating government parang desperado, nagiging desperado po sila para lang sa pondo na itutulong. Sa dami ba naman ng ano niyan? Wala na bang choices? Ito naman, sa tama lang tayo, ha? Pag tama, tama. Pag mali, mali. Yun tayo kasi hindi ako pro, hindi ako, aminin ko sa inyo, hindi ako pro, hindi rin ako anti. Opo'y centrist. Centrist, alam nyo naman yun. Doon sa mga nakakaalam, comment down kung ano yung centrist, democratic. Hindi ako pro, hindi ako anti. Alam nyo na yun kung ano yun. Well, doon naman sa shoutout ko, shoutout sa mga kaklasmate ko, sa mga nakikinig at sa mga followers dyan sa Facebook, page natin sa Bill Blight Media at sa aking personal Facebook account na Bill Bautista Blight at yung aking Facebook page, solo Facebook page na Bill Blight. Ayan, tuloy-tuloy lang po ang pakikinig dito sa ating podcast. And hope you like, comment, and subscribe naman sa aking YouTube channel, Bill Blight Official. Nasa 320 plus subscribers na po. At continue lang po ang panonood. At abangan nyo po talaga yung vlog. Tatapusin ko na po yung ilang mga clips, then mag-upload po ako, sabihin natin next week or next week pa para dagdagan natin para madami-dami. Mukha ko lang naman din nakikita kasi wala rin naman magiging guest dahil nga pandemic, hindi natin mapupunta dito. May social distancing tayo. At doon pala sa mga nabiyahe dyan, panatiliin po natin ang social distancing. Lagi po tayong magdala ng alcohol at huwag po nating kakalimutang maghuhugas lagi ng kamay bago kumain o may nakahawakan kayo. Lagi po yan, ora-ora po tayong maglalagay ng alcohol sa ating mga kamay. Yun lamang po, and stay safe po, stay healthy, and goodbye.